Kumusta mga kaswabe? Hair Artist TV nagbabalik. Share ko lang sa inyo kung paano gagawin ang ganitong hair color, no? Sa ating model natin today, meron siyang previous color at saka meron siyang virgin hair. Ang kanyang virgin hair is level 4 and din ang kanyang previous color is level 9. So, puformula natin to mga kaswabe. Unahin mo natin yung kanyang virgin hair, standard application. So, magpuformula tayo para sa kanyang virgin hair. So, para ma-achieve natin ang pore level lighter, gagamit tayo ng 12% oxidizing lotion. And then, gagamit tayo ng passion color na beige extra. So, ang formula nito is 1:1, 12% yung oxidizing lotion para ma-achieve natin yung pore level lighter, no, para ma-achieve natin. So, 12% ang gagamitin natin. So, tara, titimplahin na natin. So, sa ating application, guys, virgin hair, standard application natin. Huwag kalimutan, ganito yan, mag-iwan tayo ng 1/2 inch sa pinaka-roots kasi 12% ang ating ginagamit. Bawal siya matouch up sa roots. 1/2 inch away sa roots and then sakto nating lagpas untian sa pinaka-previous color sa baba. Pag virgin hair application, guys, lagi nating tatandaan sa likod tayo lagi mag-umpisa kasi mas darker yung sa likod part ng ating buhok. So, after na application, guys, ito na yung itsura niya. Nalagyan natin lahat ng kanyang virgin hair. Iwan lang natin 15 minutes and then mag-a-apply naman tayo sa roots niya. Same color, colorant. Gagamitan naman natin siya ng 9% oxidizing lotion. After nun, application na yun, magtitimpla ulit tayo ng formula, same colorant and then 3% oxidizing lotion naman sa pinaka-baba ng ating kulay o yung previous color niya, buhok. 3% lang gagamitin natin, guys, para hindi na siya mag-damage. Nagde-deposit lang naman tayo ng pigments o color ng kanyang buhok para magpapantay halos ng kanyang buhok. So, leave natin ito 15 minutes and then wash na. Lalagay lang tayo ng konting conditioner, no? So, after nung wash, the dry natin and then start na natin tayo dun sa kanyang highlights. Sa highlights natin, guys, sisiparito natin pinaka-crown area. And then, maglalagay tayo ng mga chunky highlights. Mimix natin to, guys. Yung lahat ng pinaka-ilalim, chunky highlights, makikita nyo. Malalaki ang ating kuha sa kanyang highlights, no? Gagamitan natin. Tatlong highlights ginagamit natin dito. Kaya tawag natin slicing. At tapos chunky highlights. Tapos yung normal highlights, yung maliliit lang. And then yung backcombing highlights na tinatawag natin. Pwede kayo mag-create, guys. Depende dun sa target nyong highlights color, no? Dito ginagamitan natin to ng slicing, you know, kasi naka face framing yung mas lighter dito sa mas maraming highlights dito sa kanyang harapan. So sa part ng harap, minimix natin yung pinakauna at chunky highlights. Pangalawang section yan, ginagamitan natin siya ng slicing. So maninipis lang, guys, kasi sa bleaching dito gagamitan natin ng 6% bleaching powder and then 6% oxidizing lotion. Ito, slicing ginagamit natin, maninipis lang para magpipenetrate yung bleaching powder at ma-achieve natin yung target nating light color na level 9 or 10 sa kanyang highlights, no? So, ito, guys, naka-slicing siya. So, yun, guys, nga pala sa, hindi ko napakita, sa formula natin sa bleaching powder, unang formula 6% ang ginagamit kasi mas matagal mag-develop yung color ng 6%. Kaya unahin natin 6% sa ilalim. And then pagdating sa top, gagamitan naman natin ng 9% oxidizing lotion para mas mabilis mag-achieve yung kanyang kulay, magpang-abot yung kanyang lighter na target natin, no? So tapos na natin tayo sa gilid, guys. Sa top naman tayo. So face framing yung balayage highlights na ginagaya natin. So yung first section, slicing, no? Para yung buong harap ng kanyang buhok, kahit mag-parting siya o maghati siya sa gitna, makikita natin yung highlights. Kahit mag-side siya, andun pa rin yung face framing na malaking highlights niya. So yan, guys, slicing lang, no? Nakagamit na tayo dito ng 9% oxidizing lotion kasi sa top na tayo para mahabol natin yung lightener na na-develop na dito sa kanyang gilid na ginagamit natin 6% oxidizing lotion. So gito, guys, tignan nyo sa pangalawang section natin. Dito magagamit tayo ng backcombing, no, para mawala yung lines ng first section ng highlights na yung slicing. So second sectioning natin sa crown area, sa top, sa harap mismo.
kuha tayo ng manipis na part and then ibabacoming natin. Mabilis din ang gawin, guys. Ayan. So, kailangan ng sobrang nipis para pagbagsak ng hair, meron siyang blend. So, hindi siya solid na form ng highlight sa harapan niya. Kasi ang ating target color, yung picture ng naka-face framing ang balayage highlights. So, yan guys. Importante yan, may blend sa harap. Kahit malaki yung manipis highlights natin sa first section, dapat may blend doon sa pangalawa. So, the rest guys, ginagamitan natin sa crown area ng maninipis. Yun yung maninipis na highlights, yung normal lang, yung parang pearlish ting-ting na stick na pick up ng highlights, no? Para hindi sobrang chunky tignan nyo sa top. So, may emphasize yung pagiging light niya sa harap, more on sa harap. So, babad natin dyan guys, eyes is the guide lang natin. Pag ma-achieve natin level 9 or 10 na light, wash na natin yan siya. Gaya nyan, achieve na natin, yellow na, level 9 na siya almost, no? More sa harap kasi face framing nga yung ating balayage highlights na gustong ma-achieve. So, kayong mga bagay sa sobrang light na yan dahil after dyan, huwag nyong kalimutan, basta magbe-bleach kayo ng highlights ng buhok, magdi-deposit tayo ng kulay. So, dito, nilagyan natin siya ng beige at saka ash. Babad natin ng 15 minutes and then wash and then treatment. So, ito na yung final result ng ating ubra ngayon, guys. So, yan lang, naka-face framing. Pag i-gitna nyo yung hati niya, magagaya natin yung nasa picture. So, gusto niya nasa side. So, kahit side mo siya, makikita mo pa rin yung face framing. And then, yung sa top area niya, mga maliliit lang na highlights, no? More on sa ilalim lang. So, papakita natin kung ano yung effect pag i-curl natin siya. Ganyan siya pag naka-straight. So, hindi pa rin siya sobrang wild. Tignan yung mga chunky kasi nasa ilalim. So, yan yung final result ng ating obra ngayon, guys. Sana meron kayo natutunan hanggang sa susunod nating mga videos. Huwag kalimutang mag-like, subscribe sa channel Hair Artist TV. Bye-bye!